Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng easy Chinese cabbage roll. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin. So, meron ako ditong scallion. Bari, hiwain ko lang ito ng maliliit at saka pipinuhin ko siya. And then, lalagyan natin ito ng dried mushroom na binabad ko sa tubig hanggang sa lumambot siya. Bali yan, hihiwain ko lang din siya ng pino, gaya nung ating scallion. So kung wala kayo nito, usually ang nilalagay nila ay carrot. Trip ko lang nalagyan ito ng dried mushroom kasi para very Chinese style talaga yung makalalabasan ng ating Chinese cabbage roll. So ito yung gagamitin ko na cabbage. So, tatanggalin ko lang yung dulong parte kasi matigas na yan. And then, ito nga pala yung aking fork. 1/4 lang ito. So, mamarinate lang natin sa white pepper, sugar, at saka oyster sauce. Ayan. So, yung aking meat, tinagtad ko lang ito. Hindi ko siya finely minced kasi mas gusto ko yung kakagat ko yung texture ng karne. At saka nilagyan ko nga rin pala ito ng konting taba ng baboy kasi mas maganda ito sa steam yung medyo may taba siya. And then after natin mamarinate, lalagay na natin yung hiniwa natin scallion at saka yung mushroom. After that, lalagyan na natin ito ng 2 tablespoon na cornstarch. Ayan, halu-haluin lang natin to and let it marinate muna. And then nga pala, naglagay nga rin pala ako dito ng water. At mga 1 tablespoon lang ng tubig yan. So, hindi ko na napakita pero nilagyan ko ito ng sesame oil. And then, minarinate ko siya ng 30 minutes. And then, yung ating cabbage, iboboil lang natin ito ng mga 2 minutes lang. Huwag natin ito i-overcook para hindi siya madurog mamaya pag i-steam na natin. Okay, so after ma-blanch na ating cabbage, dali-dali natin itong patuluan dito sa ating running water para hindi matuluyang lumambot ng gusto itong ating cabbage. Then, patitiktikan lang natin to para matanggal ng kaunti ang kanyang tubig. So after nyan, ibabalot na natin itong ating giniling dito sa ating cabbage. And so ganyan lang naman kadali ang pagbabalot dyan. Para lang kayo nagbabalot na lumpiang Shanghai. Ayan. So after na natin itong mabalot, i-arrange na natin to sa ating steaming plate. So nagpakulo nga lang pala ako dyan ng tubig. Then nilagay ko itong ating ni-roll. And then steam natin to for 20 minutes. Yan, para make sure na lutong-luto ang ating meat. After nyan, gagawa tayo ng panglalagay natin na sauce. So meron ako dito scallion at saka garlic. Dinamihan ko yung garlic para mas malasa siya. At syempre, maglalagay tayo dyan ng chili oil at saka paminta. Para may konting sipa ng anghang. And after na, nag-init ako ng mainit na mainit na mantika. And ilalagay natin siya para maluto ng bahagya at maging mabango ang ating sauce. Ayan. So, syempre, sa para pampalasa, lalagyan natin ito ng soy sauce. Ayan. Ito, authentic talaga na Chinese sauce itong ginawa ko na to. Talagang masarap siya at na perfect sa mga dim sum. Tatoppings lang natin nga ang ginawa natin na sauce. And then, ready na ang ating Chinese cabbage roll. So, yun lamang. Napakasimple lang siyang lutuin. At talaga naman sigurado kung magugustuhan ninyo.
At syempre kung nagustuhan nyo nga ang video na to at ang recipe na aking niluto, huwag nyo kalilimutang mag-like, comment, and subscribe. Maraming salamat!